Okay, what's up mga ka-IOS? This is IETB. So ngayon, meron akong ipapakita sa inyo. So malamang mapapansin niyo na agad kahit hindi ko pa binabanggit ngayon kung ano yung kakaiba ngayon sa settings natin. So ayan, oo nga. Merong nakalagay na important display message. So ano nga ba to? So tingnan natin kung ano yan. So ayan. Ang nakalagay is important display message. Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display. So ayan. So ibig sabihin nito guys is napalitan na yung display natin or yung LCD natin. So paano yan? Hindi na pala original yung nakalagay dito. So pangit na yung LCD. Ganun ba yun? So balikan natin yan guys. So itong device natin is iPhone 11. Then nilagyan natin siya ng panibagong LCD, which is original LCD ang nilagay natin dito. So bakit nagkaroon ng important display message kung original naman yung nilagay na LCD dito? So papaliwanag ko yan sa inyo ngayon dahil ipapakita ko sa inyo yung tinanggal natin na stock LCD ng iPhone 11. So ito yung stock iPhone 11 LCD. So bakit merong important display message itong bagong original LCD? So bali ganito yan guys. Dito sa Plex, may makikita tayong nakalagay na maliit na chip na to. So ayan. So kita nyo naman siya. So para saan ba yan guys? So bali ito kasing mga LCD guys is meron silang memory, especially sa mga iPhone LCD na merong True Tone tulad ng iPhone 8 Plus hanggang sa mga latest iPhone ngayon. So may makikita tayong ganitong chip sa mga LCD. So bali ganito kasi yan, merong data itong ating iPhone LCD, yung mga merong chip, meron kasing data yung mga yan. So ano yung mga nakasave na data dyan? Unang una yung True Tone. Yung True Tone guys is data na nakasave sa LCD. Na ibabalik yan guys. Lalo na kapag yung LCD mo is premium LCD or original LCD. So dito papakita ko muna sa inyo yung True Tone. So ayan, na-restore natin yung True Tone. Dahil ang ginawa natin is yung data nito, kinopya natin dito sa bagong original LCD. Ayan, so kaya nagkaroon siya ng True Tone. Ayan. Kitang-kita niyo naman yung True Tone, 'di ba? Ayan. So ganito na nga, balik na tayo sa topic natin. So paano mawawala yung important display message na 'yon? Since bago na yung LCD natin. So ganito yung gagawin, guys. Itong chip na 'to, ang gagawin diyan is tatanggalin 'yan, then ililipat siya dito sa panibagong LCD natin. So bali guys, ganito kasi yan. Medyo risky and mahirap gawin yung ganyang procedure. Kaya kung mapapansin nyo din, mahal kay Apple yan. Mahal sa Apple Service Center yan or sa kahit anumang service center ng mga Apple reseller, mga ganyan. Yung si Switch, meron din silang service center, di ba? Yung Power Mac, may service center din yan. Mapapansin nyo na mahal yung mga LCD replacement nila. Tapos pagka nagpa-replace ka sa kanila ng LCD, walang naka-display na ganyan, na important display message. So ayan, kasi ganun yung ginagawa nila. Yung data or yung chip na yon ililipat nila sa panibagong original LCD. So di porket ba may important display message, fake na yung LCD. So ayun, hindi po ganun yon. Original LCD po yan. So bakit nagkakaroon ng important display message kapag napalitan na ng LCD? Yung LCD is 1:1. So ano yung 1:1 na yun? So bali, nakaregister itong chip na to sa motherboard ng iPhone natin. So bali, ito at ito lang ang babasahin niya para hindi magkaroon ng important display message.
kapag ka nakabasa siya ng ibang chip na, tulad na nung nakalagay dito. Ayan. Ibang chip na kasi yung nakalagay dito. Kaya since nung binasa na ng iPhone mo or ng device mo, yung serial number na or kung ano man yung binabasa niya, nagkaroon na ng important display message. Kasi nga, hindi naman yung chip nito, itong bagong display na to, ang nakaregister sa motherboard nitong iPhone natin. 1:1 talaga yan, guys. Kahit parehas iPhone 11 na brand new, pagpalitin mo ng LCD, lalabas at lalabas yung important display message. Kasi nga, 1:1 sila. So, ang kapartner lang talaga ng motherboard nito is yung chip ng LCD na stock. So, kaya lalabas at lalabas talaga yan. So, yun. Yun lang yung reason kaya nagkakaroon ng important display message. Actually, kapag bumili kayo ng second hand na device, especially kapag ka iPhone 11 pataas, dahil sa iPhone 11 pataas lang lumalabas itong display message na to eh. So, ulitin ko guys, iPhone 11 pataas lang lumalabas yung important display message. Sa iPhone 6 hanggang iPhone 10, wala pang ganito. Hanggang iPhone 10R, wala pa. Or hindi ako sure, kasi hindi pa ako nakakapagpalit ng 10R LCD. iPhone 11 LCD pa lang saka 11 Pro Max. Yung napapalitan ko. Parehas silang may important display message. So yun na nga, kung bibili kayo ng device, especially second hand, tapos makakita kayo ng important display message. So ayan guys, ibig sabihin yan, napalitan na yung display niyan. Ayan yung ibig sabihin yan guys, napalitan na. So ang aalamin nyo na lang dyan, kung original ba yung pinalit nila na LCD o hindi. Yun yung aalamin nyo ngayon dyan. Kaya syempre, kung ikaw bibili ka ng second hand na device na iPhone, tapos mahal, siyempre, isang downside na yan, yung important display message na yan. Pero yun, ginawa ko lang tong video na to para maintindihan nyo kung ano ba yung important display message na yan. So yun guys, hanggang dito na lang. So I hope na nagustuhan nyo itong topic natin ngayong araw na ito. So yun guys, thanks for watching. See you guys on my next video.